Kaya ang gagawin ko ngayon ay lilinisin ito dito sa lumang taniman ng ampalaya. Kasi yung ampalaya ay ayan, magulang na, pero meron na ulit akong ipapalit na punla ng ampalaya dito. Please like and subscribe. Click the bell. Tapos dito lilinisin po natin para yung mga kalat na ganito. Ayan, kung makikita nyo po, ito kasi yung mga alaga kong mga gabi na napabayaan. Ayan, napapabayaan ko na po siya. Tapos gawin po nating substrate. Ayan. Dito kasi maraming bulate na nakatira kasi itong rep, malaki ang lupa niya. Ayan, malaki po yung lupa niya dito. Kaya marami po tayong mahuhuling bulate. So makikita niyo po itong crates. May mga butas po 'yan. Katulad po nito. Ayan. Yeah, may mga butas po 'yan. Para pagka yung liquid na pag dinidiligan po kasi natin, ayon sa aking observation, ayaw po ng bulate na nabababad sa tubig. Ayan. Kapag nababad po kasi sila sa tubig, maaari po silang malunod, mamatay, o lalayas. Kaya dito, meron po siyang overflow. Na yung tubig, kapag nasobrahan nyo po magdilig, natatanggal po siya. So, kailangan po muna nating linisin to. Itong mga damo na to, ito po yung mga napagtriman. Ayan, source of carbon na kailangan ng ating mga bulate kapag ito ay pabulok na. Ayan, kukunin po natin yung mga dahon. Tapos ilalagay po natin dito. Ayan, nakikita po ba mga gagawin? Ayan. Kasi lahat po ng mga nawawalis, dito ko tinatapon. Ayan, tapos may mga lupa. Tapos may mga isopod, mga garden. Kapag may mga isopod po yung lupa nyo, huwag nyo pong itatapon. Ipakita ko maigi. Yan yung mga maliliit na yan. Sila po yung mabilis mag-decompose. Tapos, nakakatulong din po sila para matanggal po yung heavy metal sa lupa. Ayan. Kaya, huwag nyo po silang papatayin. Sila po yung katulong po natin para ma-decompose po yung mga organic matter. Ayan. Kikita nyo po mga garden yung mga bulate. Lalagay ko muna dito para maipon natin kung ano yung mga mahuhuli po natin. Kasi ang mga bulate na to ay nakatira lang po sila sa ibabaw. Ayan, dito kasi sila dumudumi. Saka ang kagandahan po nito, flat yung kanyang tiyan. Ayan, mas gusto po nila na wild kasi meron din po akong alaga na ganito. Pumapayat po sila pag hindi naalagaan. Kaya napansin ko na itong ganitong bulate ay ilagay sa mas maluwag na lugar kasi pumapayat sila. Ayan, pumapayat sila mga garden kapag wala na po silang makain. Tulad po nito, kung makikita nyo po ito, buto. Ito, bulaklak ng langka na nabulok. Ayan, kasi nawawalis ko ito sa
kapitbahay. Nakita nyo po, ganyan, ganyan po sila. Tapos yung mga, kung makikita nyo po yung mga maliliit na insekto na yan, hindi ko po sila pinapatay. Yan, mga isopod. Kung may makita na po kayo sa garden nyo na ganyan, i-separate nyo po sila. Huwag nyo pong hihalo sa mga halaman. Kasi kapag nasobrahan naman ng dami nila, mabubungkal yung ugat ng halaman nyo, mamamatay. Pero ito, hindi naman sila kumakain ng sariwang ugat. Kasi ang trabaho talaga nila ay kumain ng mga nabubulok. Kung mapapansin nyo po yung mga dahon, yung mga dahon na yan, yung mga parang skeleton, mamaya kukuha po ako. Makikita nyo po yung mga skeleton na yan. Isopod po ang kumakain yan. Ayan. Kaya napaka-importante na kapag meron po kayong mga ganyan, wag nyo pong papatayin. Dito natin makikita yung mga bulate na malalaki. Ano? Iingatan nyo lang po yung pagkuha kasi mapuputol sila. Ayun oh, ang lalaki oh. Yan. Yun yung pala tandaan mga garden. Kung napapansin nyo nung nakaraan, ang lalaki po ng aking ampalaya. Itong lupa na to, mataba na to. Pero ginagawa ko dito, kahit mataba na yung lupa ko, naglalagay pa rin ako ng mga organic matter para madaling para may pagkain ng mga bulate. Ayun o. Nakikita nyo mga garden. Ayan. Tapos ayaw po ng bulate na nabibilad. Kasi pag nabibilad sila, madali silang mamatay. Sa kapag ka nakakita na po sila ng napansin nilang maliwanag po yung lugar, tumatakas sila. Yan o. Dito sila sa mga gilid. Ayun. Tingnan nyo mga garden oh. Oh. Dito pa lang sa portion na kung saan ako naglalagay ng mga dahon, doon po sila naglalagay. Ayan. Kasi ito yung pag nagwawalis kasi ako, diyan ko tinatambak. Kaya ngayon, napansin ko pala sa kanila. Ayan. Ang dami po.
Yan, dami na natin naipon. So, yun po yung kagandahan mga garden na kapag may mga bulate, ang sabi, kapag daw may bulate sa garden ay mataba ang ating mga halaman. Yan. Pero syempre, kailangan din po natin maglagay ng mga pagkain nila. Kasi pag di po kayo maglagay ng pagkain nila, mamamatay sila. Ayan o. Yeah, may nakuha po tayong yung nakuha po natin o. Oh. Tataba po nila pag wild. Kaya sa susunod, alam ko na kung paano mag ano. Kahit wala po kayong animal manure na ilalagay, ay makakapagpabuhay po kayo ng ganitong klase ng bulate. Ayan o. Tapos babalik po natin kasi yung kinuha po natin mga damo, yung mga dahon, sila din kakain. Ayan. Tapos ang gusto lang po nito, ano, dilig-dilig. Huwag nyo pong masyadong sobrahan yung tubig na dilig kasi kapag lumagkit po yung lupa, ano sila, makokompak po yung kanilang bahay. Ayun. Tapos itong mga sako na to, tatanggalin na po natin kasi papalitan ulit natin ng panibago. Magtatanim na naman po ulit tayo ng ampalaya. Ayan. Ito po yung lalagyan. Ayan. Para makita po natin talaga na dito ay maraming bulate. Ayan. Kasi dito, ito po yung lumang rep na maraming lupa. Kasi dati ito, nung nag-chop po ako ng mga malunggay, yung mga kaya itong box na to, hindi ko po siya ano, hindi ko po sisirain kasi marami ring mga bulate dito sa ilalim nito. Ayan. Ayan o. Nilalagay na po natin yung mga bulate. Tapos didiligan po natin. Tapos mga garden, kung mapapansin nyo po, ano, yung kapag naliliwanagan po sila, lumulubog po sila sa lupa. Ayan. Ayan. So, napaka-importante, kapag ka gumawa po kayo ng compost, meron pa rin lupa. Kasi alam naman natin na kapag nagtatanim po natin, nagtatanim po tayo, lalo pag sa mga organic, ay kailangan pa rin natin ng lupa. Ayan. Para pag kapag tinabunan nyo po ng lupa na ganyan, mas madali silang mabulok kasi yung mga insekto na pumupunta po dito sa ilalim, ayan, kasi nga ayaw nga nilang nasisinagan po sila ng liwanag,
mas mabilis po silang mag-decompose. Ayan. So ayun mga garden, sana po ay meron kayong konting natutunan. Maraming salamat sa inyong panonood. Paki-like and share naman po ang video na ito. Ayan mga garden, kung naalala nyo po ito yung nakaraan, nagtanim po tayo ng ampalaya. Ito po yung mga butas ng sako, ayan o. Pero itong sako, huwag nyo po itatapon kasi magagamit pa natin para maitanim po natin yung isang ampalaya. Ganito po kasi ginagawa ko, itong ugat po ng mga halaman ay dinudurog. Yan, nadudurog po yan. Tapos, yung mga bulate na nakahalo po dito, kinukuha ko pa. Tulad po niyan. Tapos, nilalagay ko po dun sa compost bin po natin. Meron pang ano, white grub o kaya sa Ilocano ay abaling. Ayan. Ito yung pinapakain ko dun sa aking manok. Alupihan, yun po yung kalaban po natin kasi malakas kumain ng bulate. Ay, ipunin po ulit natin. Sapi. Huwag may ilang sa spider.
Yan o, may nakuha po tayo. Tapos ito mga garden, ano, solarizing na po natin. Sterilize po natin para mamatay po yung mga ibang bad bacteria. Kasi kapag nag-uumpisa na naman po tayong magtanim ng mga punla, para mas maganda po yung kanilang paglago. Tapos sa susunod, mag-mix na naman po tayo ng dumi ng kalapati. Ayun. Bye-bye mga garden!